Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo
bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tulda, tugon naman nito." Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumayin niyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang
makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maihirap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Ngayong linggong ito, narinig natin ang mga pangalang Martha at Maria. Dalawang larawan ng uri ng paglilingkod. Sabihin niyo nga po, paglilingkod, pagbibigay ng service o serbisyo. Ang tawag din natin dito yung sa kung saan din tayo kilala, no? Bilang mga Pilipino, kilalang kilala tayo sa pagiging hospitable, no? Yung pagtanggap natin sa mga bisita. Diba kapag may bisita, talagang espesyal ang treatment natin. Yung mga dating hindi ginagamit na mga baso, plato, inilalabas yan. Kapag may special tayong bisita, lahat, no, yung kwarto, lilinisin, papalitan ng punda, papalitan ng cover, talagang ipinaparamdam natin sa bisita, sa bumibisita sa atin, kung gaano ka kasaya, kung gaano ka
honor, no, na dumating siya sa inyong tahanan. Sabihin niyo nga ulit, paglilingkod. Yan. So, napakalaking privilege, no, para sa magkakapatid, no, na si Martha, Maria, hindi ko alam kung nasaan si Lazaro, kasi itong tatlong ito, mga kaibigan ni Jesus, no. At dito niya naisipan na manatili pansamantala. O ang sabi po, no, sa tuwing pupunta si Jesus sa Jerusalem, dadaan muna siya doon sa Bethany. So yung Bethany, doon yung lugar kung saan nakatira si Martha at Maria. So madadaanan yon. Kaya kumbaga, nag-i-stopover. Yan. Maraming bahay, marahil doon, marami ang gustong mapasok o madalaw ni Jesus. Pero sadyang, sabihin natin, gusto ni Jesus dumalaw sa kanyang mga kaibigan eh. Kaya andun siya. Pero ito na yung kailangan natin mas matutunan, no? Si Martha, sa kanyang pangamaraan, wala namang masama kay Martha, no? Hindi masama yung ginawa niya. Bagamat narinig natin na sinabi ni Jesus kay Martha, "Martha, Martha, masyado kang naliligalig sa maraming bagay. Kalma ka lang, Martha, kalma ka lang." Kasi si Martha, yung pamamaraan ng paglilingkod niya, eh gusto niyang asikasuhin si Jesus sa pamamagitan ng paghahanda, pagluluto. Kasi gusto niya siguro pakainin si Jesus ng masarap na pagkain. Masama ba yun? Hindi naman. Kasi gusto nga niya talaga siguro dahil alam niya, pagod si Jesus, so paghandaan natin ito. Ang problema lang ay pinili niya yung ganong pamamaraan. Siya magluluto, siya mag-aasikaso, no? Pwedeng magkakatay pa ng manok, no? Maghihiwa pa ng kung ano-ano. Kaya nagsumbong. Ilan ba yung nakaka-relate dito kay Martha? Na ginagawa yung mga gawaing bahay, ginagawa yung mga trabaho, pero reklamo naman ng reklamo. Bilhin mo, bisita, inutusan pa para sabihan si Maria. Sabi niya, di ba, "Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan naman ako." Pagod na eh, di ba, no? Sabi nga, isa lang ang katawan ni Martha. Inutusan pa yung bisita. Sabihin mo nga, no, "Panginoon, sabihin mo yung kapatid ko, tulungan naman ako." Ilan ba yung nakaka-relate dito? Yun, ikaw na iglalaba, ikaw naguhugas, ikaw naglilinis ng bahay. Linggo na nga ngayon, ikaw pagagawa niyan. Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho ka, mapasok ka, tapos pag-uwi mo, Sabado, tambak pa yung labahin, tambak pa yung gawaing bahay. Kaya dyan, nagsisimula na, "Ako na naman ba? Ako pa rin ba? Ako pa rin ba gagawa niyan?" Tingnan natin yung isa. Okay? Hindi po masama yung kay Martha, no? Kasi yun yung paraan niya ng paglilingkod. Ang nakita lang natin doon na pinapaalala, pinili mo yan. Nagawin yan. Huwag ka magreklamo. Samantalang si Maria, ang paglilingkod na ginagawa niya kay Jesus ay samahan si Jesus, makinig kay Jesus, makipagkwentuhan kay Jesus. Diba, isang paglilingkod din yun na dumating. O sinong kakausap dito? Sino mag-entertain dito? Kung dalawa na tayo magluluto o tutunganga, ay baka lumipat na lang ito ng ibang bahay. Nakuha ba? Nakuha yung kwento, no?
Di ba pag ikaw, dadalaw ka sa isang bahay, sa isang kaibigan, gusto mo kausapin. Hindi ka dumalaw para magdulot ka ng problema. Hindi ka dumalaw para magsabi ka na kailangan mapagod kayo sa pagdating ko. Hindi naman, di ba? Gusto mo lang makipag-usap. Yung quality time. Eh ngayon nga lang, di ba, nakakainis. Pag may dinalaw ka, habang kausap mo, may kausap na iba. Kausap mo na, hindi naman binibitawan ng cellphone, maya't maya nakikipag-chat, maya't maya nakikipag-text. Ay di wag na lang tayong magdalawan, mag-chat na lang tayo. Kasi pag sa chat, mas may quality pa yung oras, tuloy-tuloy eh, di ba? Eh ngayon, nasa face-to-face tayo, hello, face-to-face, after 2 years ng lockdown, ngayon lang tayo magkakaharap face-to-face. Tapos hindi mo pabibigyan ng quality time. Napaka unhospitable mo naman. Yan. Diba? Unless, hindi ka talaga interesado sa dumalaw kasi hindi bisita ang tingin mo sa kanya, kundi buwisita. Pero, ang pagdalaw ni Jesus sa tahanan nila Martha at Maria, kung paanong naranasan ni Abraham sa unang pagbasa ang pagdalaw ng tatlong lalaki, sino ba yung tatlo? Ang banal na san tatlo? Na nang tanggapin niya, nang entertaining niya, nagtamo siya ng biyaya. Di ba sabi? Sa susunod na pagdalaw ko, may anak na si Sarah. So yung pagiging hospitable pala natin, yung taus-pusong pagtanggap natin sa isang bisita, eh may kapalit din na biyaya sa atin. May kapalit na biyaya. Kaya hinay-hinay lang, no? Kalma lang. Minsan, lagi kong pinapaalala, no? Dahil ako po ay in charge sa formation ng mga organisasyon dito po sa simbahan ng Quiapo. Baka nagiging Marta na. Sabihin nyo nga sa mga naglilingkod sa simbahan, huwag kang Marta. Nawala na yung mga kulito. Asan yung mga tao dyan? Nawala na tuloy. Wala tuloy sila habang pinapangaralan. Hindi naman. Ayun. Di ba? Baka nagiging Marta ang mga naglilingkod sa simbahan. Hindi naman masama, pero baka nag-aaway-aaway na kasi bakit ganon? Ako na lang na ako. Ako na sa umaga. Baka gusto nyo kayo naman sa umaga. Pati sa lay minister. No? Sa Kristan. Lektor, kolektora, ihos, mga kababaihan. Baka hindi na talaga tayo nakakapaglingkod. Kasi nagtuturuan na tayo. Kaya minsan, nabubundol na kayo na, oh, di na, hulog na kayo, hulog. Kasi masama na ang loob. Nagkakagalit-galit na. Nag-aaway-aaway na. Gusto lang naman maglingkod. Kaya relax lang. Kasi baka natapos ang misa, minsan po ang mga naglilingkod dito sa simbahan, dalawa o tatlong misa po ang nagsiserve sila, no? Baka natapos lahat ng schedule, hindi ka nakapagsimba. No? Lagi ko nire-remind yan eh. Nag-serve ka, pero hindi ka nakapagsimba. Kasi nga, aligaga ka. Masyado kang maligalig. So ganun din nawa, no? Sa buhay natin, sana tanggapin natin si Jesus. Gusto ni Jesus pumasok sa ating buhay. Ha? Tandaan niyo, gustong pumasok. So, nasa sayo po kung alin ang pipiliin mo na pamamaraan. Wala namang masama sa pareho, no? Pero kailangan mong piliin at kung ano man ang piliin mo, gawin mo ng masaya.
gawin mo ng kalmado, nang hindi tumitingin sa kung ano ang ginagawang pamamaraan ng iba. Amen? Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagadawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kami dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumaliwa nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa pagpapasensya. Makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nila kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din, ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.